sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ah, pag-usapan din po natin, ito pong sinabi ni Trillanes tungkol po kay Basti. Ang sabi niya po ay kabastusan runs in the family daw. No? Reaction to ni Trillanes dito po sa pambabastos di umano nito ni Basti kaya Senator Aimee Marcos. Ito po, isa na namang malupit na realidad. Reality check po tayo kay Senator Aimee Marcos. Paano po dinidescribe ni Aimee Marcos ang Malacanya ngayon? Reality is the palace seems to have become once more a snake pit. No? Tirahan na naman ng mga ahas. I notoriously said so during my father's, sabi niya noon, panahon ng tatay niya, punong-puno ng ahas ang Malacanang. Ngayon din, punong-puno din po raw ng ahas ang Malacanang. It is unfortunate, inuuna daw po ng mga marami, no, na nakapaligid diyan sa Malacanang, yung kanilang ambisyon, yung kanilang pagiging deception, kaysa maging gumpay. Oh, nilalantad na kayo lahat ni Senator Aimee. Si Trillanes versus Basti Duterte naman. Yan. Ayon po kay Trillanes. Aba, nawala yung aking Kodigo Penal. Sabi po ni Trillanes, kabastusan runs in the family. No? Bastos daw po yung mga Duterte. At pati itong kanilang bunsong anak, ay hindi pala bunso. Bunso pala to sa ano, si ano pala ang bunso, no? Yung babae, si pangalan nun, Kitty. Okay, ayon po kay Trillanes, kabastusan runs in the family. Sabi ni Trillanes, former Senator Antonio Trillanes de Portex as wife at Davao City Mayor Basti Duterte following his apology drama remarks towards against Senator Aimee Marcos, saying the rudeness runs in the Duterte family and hopes Aimee learns from the encounter. Alam mo, no? Nagkausap na raw. Ito po latest dyan, ha? Nagkausap na raw sila. Ayaw na punto ko yun ni Aimee Marcos kung sino yung nakausap niya. At hindi niya na raw po sasabihin kung ano na pag-usapan. Natuto naman, no? Si Basti po kasi, siya po yung pinaka-list politiko sa mga Duterte, no? Talagang bagito pa lang sa politika. Tapos, yung kanya po, kaya very effective po yung kanyang, ano, yung kanyang speech na patungo po sa resign Marcos. Marcos resign. Kasi po, panigdamdamin. Yan po, kaya po very effective si Basti sa tingin ko. Kasi full of emotion, no? At makatotohanan yung kanyang mga sinabi. According to Trillanes, rudeness apparently runs in the Duterte family following Basti's tirade against the senator. Kasi po, hindi niya maintindihan eh. No? Hindi po maintindihan ni Basti na parang pinalalabas. Alam niyo naman si Aimee, politikong-politiko po yan. No? Pinalalabas po niya na yung pagsusori ni Basti ay nagsorry siya sa mga sinabi niya. Alam niyo po, naunawaan ko si Senator Aimee. No? Naunawaan ko kung ano yung gusto niyang sabihin na baka ma-save niya pa yung unit team, di ba? Wala na po, Senator Aimee. Kung yan po yung purpose niyo, kaya po niyo parang pinapayapa, mahirapan na po kayo i-save yung unit team. No? Wala na pong tiwala yung mga supporter eh. Real talk po. Maring si Sara Duterte, hindi lang natin mabasa dahil matalino po yan. Hindi natin ma-arok kung ano yung nilalaro. Alam niyo naman yung mga Duterte, lagi po may baraha sa dibdib yan. Hindi po sila yung mga ine-expose nila. No? Kaya yung mga nananawagan na, mag-resign ka na Sara para todo na tayo na laban. Ano kayo? Sineswerte? Hayaan niyo po yung mga Duterte.
Mas matalino pa sa atin yung mga yan eh. Ako nga, natatalinuhan. Magtapatan tayo, wag lang po kayo mayabangan. Ako nga, natatalinuhan na ako sa akin. Umaamin ako na mas matalino pa yung mga yan. Di ba? Okay. Anyways. Oh, wala naman pong masama dun sa sinabi ni Basti. Nagpapakatotoo lang siya. Ang problema, ayan, kabastusan really runs in the family, sabi niya. Okay. Ah, alam mo, ang tunay na kabastusan, Trillanes, yung sabihan mo yung sitting president na gusto mong batukan. No? Nagsalita ka naman na parang hindi ka bastos. Yun ang kabastos-bastos. Gusto mong batukan yung sitting president, then sitting president Duterte. Di ba? Gusto niya batukan. Batukan kita dyan. Ganun ka magsalita. Tapos sabihin mo, ang bastos, yung dun sa Senado, kahit kayo mga senador, pinagbabantaan mo yung mga senador na katabi mo. Pinalagang ka ni Cayetano. Naalala ko yan eh. Binulungan mo si Cayetano. Umangal si Cayetano. Gumamit ng mic. Anong uri itong ano na to? Ang bastos, yung Senate President na si Manong Gianni napikon sa'yo dahil hindi ka sumasagot ng maayos. No? Kung ano-ano mga ginagawa mong antik sa Senado, eh mahusay yung Senate President. Nakalusot ka lang sa mga ibang Senate President, pero sa mga magagaling na Senate President, hindi ka mubra kaya in really. Yun ang tunay na bastos. Hindi si Duterte. Hindi yung mga Duterte. No? Hindi po kabastusan yung pagsasabi ng totoo. Dahil sinabi ni Baste, wag mo kong gamitin sa mga kadramahan mo. Pambabastos ba yun? Nagsabi po siya ng totoo. Alam nga namang patuloy siyang gamitin. Ayaw niya nang ginaganon sila. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi niya pinagsisisihan yung panawagan niya. Ulitin ko ha, panawagan to ni Baste ha. Panawagan ni Baste na Marcos resign. Sinusunod ko eh. Panawagan ni Baste na Marcos resign. Para mahirap mag-edit. Okay. Wala pong kabastusan dyan, no? Ang mga kabastusan, yung mga itong mga supporter, ha? Yung mga supporter po na nagsasabi na sila ay isinisisi sa mga Duterte yung pagbaha. Ito po, para sa kaalaman nyo, ha? Yung pagbaha po, hindi po dahil may 51 billion si Pulong. Kasi bobong-bobo na po kayo. No? Ang hirap po maging bobo. Naging bastos at nakapaura dahil talagang galit. Ay, hindi po, ako sa tingin ko, hindi po bastos pambabastos yun. Nagalit na lang siya kasi ginagamit na. Ito po, ha? Ang sinabi ng Pag-asa. The number of reported deaths due to the combined effects of northeast monsoon, locally known as Amihan, and the rough of a low pressure area, LPA in Mindanao, was reached 16. Yan po ah. So hindi po, wala pong kinalaman yung mga Duterte sa pagbaha. Ang cause po ng Duterte. Abura-bura. Ang cause po ng mga pagbaha at may mga namatay na nga po na 16, no? According to National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ay yung Northeast Monsoon or Amihan ay nagsanib puwersa sila ng low pressure area sa Mindanao. So, kalimutan nyo na po yung pinalalabas ng mga hinayupak na anti-Duterte, na Duterte may dahilan ng baha. At hindi lang po sa Davao City bumaha. No? Okay. Ito po, ang inabot po ng, ito po, ang laki po pala, no? 700,000 individuals ang naapektuhan. Okay. At dalawang region po, Davao Region at Caraga. So, 526,000 ang affected person in Davao Region. At sa Caraga naman po ay 241, no? So, hindi po yan naganap sa Davao City lang, buong Davao Region at Caraga Region. So itatama lang po natin itong mga paninira ng mga to. Ang tanong, nasan ang Pangulo? Naroon po, nasa umaating yata ng, may inatinan po, hindi ko na matandaan kung kasal ba o ano. Hindi mo po natin alam. Basta wala po siya roon. Kung panahon po ni, ng mga malakas-lakas pa po, yung mga Dilawan. Nawala na yung mga Dilawan. Mukhang...
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!